Grabe naman si Lars. Kalok. What's up, my waters? Welcome back to our channel! At ngayon, kung nakita nyo, ay mag-isa na naman ako dahil wala si Clyde at naroon siyang something sa mata niya. So, hindi, ayaw niya pa mag-vlog kami together. Hindi ito prank and hindi rin ito makeup tutorial. Kasi gusto kong gawin tong video na to dahil nakita ko yung ginawa namin reacting to our old photos together kung saan naglaitan lang kami na naglaitan ni Clyde. So, hindi ko na paliwanag kung anong kwento talaga ng mga pictures ko doon before, bago pa ako nag-transition ng ganito. Hindi ko alam kung anong kakalabasan itong video na to dahil sobrang grabe. Masalimuot ang mga nakalkal kong pictures. So, simulan na natin. Ayan, alright. So, para maiba naman, magsimula tayo sa mga latest na picture ko. Ito ang ating first photo. Ayan, as usual, nakita nyo naka-makeup ako and nasa pageant ako niyan sa Tanay. So, ayan ang pinakahuli kong pageant na sinalihan last February ba? So, hindi ko na matandaan ko anong date, pero yun yung pinaka-last na pageant na sinalihan ko. So, sobrang tagal na anong date na ngayon, April. So, 2 months na ako hindi nagpa-pageant and namimiss ko na rin. Next photo! Ah, okay. Ito. Ito naman, naka-makeup din ako. As usual, pageant din yan. At pageant ito bago mag-Christmas. So, itong pageant ay ginawa sa hotel. So, kung nakikita nyo, lagi kung napapanood nyo ako sa YouTube, sa mga pageant na sinasalihan ko, hindi ako nag-two-piece. Why? Kasi, hindi po maganda yung katawan ko. So, hindi ako ganun ka-confident na mag-two-piece kahit na compare before, pumayat na talaga ako. Kagaya ng sinabi ko, hindi ako confident na mag-two-piece. So, hindi ko kaya. Kaya sa lahat ng sinasalihan kong pageant, lagi lang ako naka-one-piece. Alright, ito naman next photo kung nakikita nyo. Ay, ako ay naka-costume na malaki. Ayan, ito isa. Empress of Tondo. Nanalo ako dito, nag-title ako dito last January. Share ko lang, hindi ako nagmamalaking costume talaga. Never. Sa lahat ng mga sinalihan ko, ayoko ng malaking costume kasi unang-una, mabigat. Pangalawa, hindi ako ganun kagaling maglakad. So, tendency, pag nagrumarampa ako, parang yung isip ko nandun sa dala kong costume. So, alam lahat ng mga handler ko yan na ayaw ko talagang mag-costume ng malaki. Gusto ko lang yung isang suutan lang, ganyan. So, gusto ko yung mga effortless na costume. Pero dito kasi, since halos lahat ng mga kontesera nandyan, so bugbugan and gladly best in costume tayo dito. So thank you so much please Ike Morales sa aking costume. Syempre ating next photo ay commercial. Ayan, so since nga nagpo-promote ako nito kasi nga meron ako nito sa shop ko which is dito. Yan, dyan, meron ako dyan. So kung gusto nyo umorder, mag-message lang kayo and may admin ako and minsan ako din yung nagre-reply. Before kasi, hindi ako nagbebenta niyan. And since, sobrang effective talaga sa akin yung Luxend and yung collagen. So sabi ko, why not na magbenta na rin ako since yung mga tao, sa akin din naman naghahanap. Lagi kong dala-dala yung mga yung mga Luxend kong ganyan. Kasi pag minsan, pag gusto kong uminom, basta-basta akong uminom. So itong picture na ito ay mga 17 years old ako nito. So, 5 years ago, parang ang fresh-fresh ko talaga dito. Ayan, so ito yung mga time na wala pa akong anything sa katawan. Wala pa akong mga ini-inject-inject, wala pa akong mga gluta-glute. At ang next photo naman ito, ayan, sobrang taba ako nun. Sobrang tumaba ako. And sobrang-sobrang, lagi kasi akong umiinom nun. And lagi akong kumakain ng madami. So, ito yung mga days na sobrang taba ako. Pero, cute naman. Ayan, itong next photo naman na to, ito, tingnan nyo, sobrang labo pa nung camera. Pero ito na yung start na nag-take na ako ng mga hormonal pills, ganyan, nag-HRT na ako. So, ayan, nakikita nyo naman short hair, sobrang iksi ng buhok ko dyan. Pero yung mga muscles ko medyo wala na.
medyo natutunaw na sila kasi nga then ayan na yung start ng ano nagte-take na ako ng mga kung ano-ano. And ito ay year 20 I'm not sure pero 2014 June or July ganyan. Ito yun, ganito yung date. And so dito na tayo sa ating pababa. Ito ay 4th year high school ako. Oo. 4th year high school ako. And, ayan, hindi pa ako nag-hormones nito or wala pa akong iniinom na to. So, as in pure lalaki talaga. Like, grabe. Oh my God. Nakapolo pa ako at may ID. I'm with my classmates. Kaklase ko to ng high school. Si Elise, tsaka si Jerry. And, ito naman ang aking graduation pic. Oh, diba? Nakakaloka. So, nag-aral ako sa graduate ako sa Jesus is Lord College's Foundation dito sa Bukawi. Pero marami siyang branch all over the Philippines. So, doon ako graduate. Christian school siya. So, medyo nahirapan din ako doon. Pero, all in all, masaya naman ang aking experience noong aking fourth year high school. Ay, itong next photo, grabe. Kasi, share ko lang sa inyo, nag-start ako mag-cross-dress when I was first year. So, parang year 2010? Ba? 2010? Or 2009? Basta parang ganun. Doon ako nag-start na mag cross-dress. And tandang-tanda ko, ang unang-una kong sinuot ay yung maiksing short ng ate ko. So, after ko masuot yun, like, oh my God, ang sarap sa tingin. Ayan, so, itong picture na ito, makikita nyo, ayan. Mahilig talaga ako sa cut ears ni Ariana. Lagi akong merong suot na ganyan. Eto pa. Ayan. Di ba makikita nyo? Ayan. So, ang kasama ko dito ay si Sam tsaka si Crystal. Sila yung mga friends ko nung high school up until now. Ayan. Sila yan. Eto pang isang picture na to. I'm with Ryan. Ayan. Nasa bar kami niyan. So, gimikera na talaga ako noon pa. Ayan. Kaloka. At kung usapang cross-dress lang din at outfitan, ito ipapakita ko sa inyo kung paano ako umoutfit noon. Ayan. So, ito, ang kasama ko dito, si Ate Ton. So, natatandaan ko, ito ay birthday ko, kaya ako naka-red na. Kaya ako naka-red na cardigans. And, share ko lang si Ate Ton ang nagpalaki sa akin. So, sa kanya ako lumaki. And, sa kanya, ako natuto lahat ng mga bagay-bagay at mga diskarte ko sa buhay. So, siya. And, sobrang namimiss ko siya kasi ngayon ay nasa heaven na siya. Pero, sobrang dami niyang naituro sa akin. Like, lahat ng mga diskarte, lahat ng mga kailangan kong gawin sa buhay ko, tinuro niya yun sa akin. So, bago siya nawala, lahat yun natutunan ko na. Ayan, itong picture na to, natatandaan ko to. Ito talaga yung gustong-gusto kong, alam niya yon, yung parang, nung bata ako, gusto ko talaga mag-Victoria, ganyan, gusto kong mag-post-post ng mga fierce-fierce, ganyan. So, eto, picture na to. Diyos ko, saan ko ba nakuha itong wig na to at itong heels? So, hindi ko alam kung saan sila nang galing. Pero, bakit kaya ako may wig noon? Hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng wig. Pero, itong photoshoot na to, itong picture na to, ay nagpipicture-picture kami sa cementerio. So, grabe naman si Lars. Kalok. Pero feeling ko ganda-ganda ko nitong mga panahon na to. Oo. So, ayan, so feeling ko ang pinakamukha akong lalaki nung na year ko is nung third year ako. Talaga ito. Third year ako nito. Nag-field trip kami sa Enchanted. Ayan, grabe talaga siya. Sobra, sobrang sobra. Ayan, so parang feeling ko yun yung pinaka-worst na itsura ko nung third year. Ayan pa, oh. Grabe naman. Ayan, so lagi ko kasama si Crisal dahil kami ang mag-BFF noon. And, ayan, parang sobrang apakamukhang lalaki ako nung third year talaga. Ayan, oh. Itong next photo na to, talagang aminin nyo, dumaan tayo lahat sa ganitong itsura. Yung mga pagkadubyutan natin, yung mga kaulitbaan natin. So, ayan, tingnan nyo yung itsura ko dito. At alam nyo ba kung anong suot ko niyan? Nakatube ako na pantulog, na pa-dress, ganyan. So, yun ang pinasiswimming ko. Kasi, tandang-tanda ko kaya ako nakaganyan niya. Dahil, kasama namin yung crush ko na lalaki noon. What?
noon na kaklase namin. So, kaya ako nagaganda-ganda. Ah, feeling ko maganda ako niyan. Ba't ganyan ngayon? Ha, kalok. So, ayun, napaka-itim ko. So, hindi pa uso niya ng laksen. So, siguro sabon ko nito safeguard. Ewan ko ba? Diyos ko, Crisal, kung nakikita mo itong picture natin. And so, kung meron tayong mga ka-ulikbaan days, meron naman din tayong mga cute-cute days. So, ito, feeling ko sobrang cute ko nung first year ako. Ito, first year, high school ako nito. Ayan, so tingnan nyo, nakasando lang kami. And kami apat lagi magkakasama before kasi kami magkakaibigan. So, si Miriam, hindi ko na siya nakakasama ngayon. Ewan ko kung nasa na siya. So, hello Miriam, kung asaan ka man. Pero ayan, tingnan nyo, present na naman si Crisal at si Norby. So, ito yan. Lagi ka, at isipin nyo, tingnan nyo yung background ha. Gabi na. So, first year, high school kami. Inaabot na kami talaga ng gabi. Sa galaan. So, nasa bahay kami doon nila Miriam. And ito pa, ito oh, tingnan nyo. Ayan, so, ang cute ko dito dahil ito talaga sobrang tabako noon. Nung bata ako, sobrang tabako. And ito ay Christmas party namin. So, pa-cute din ako dito. At ang suot ko rito ay V-neck na polo. Pa-V-neck kayo, uso-uso dati. And ito pa, may cute din kami picture na ate itong together. Ayan. So, si ate itong kasama ko. Ito yung first time ko pumunta sa Baguio. And sobrang tabako din dito. And baby-baby niya ako siya. At syempre, kung usapang taba lang talaga, Diyos ko, dumating talaga sa point na yung mukha ko parang sopaw. Tingnan nyo. Grabe. Sumobrang grabe. Ayan, ayan. Sobrang grabe na yan. Apaka-grabe na talaga. Ayan, so, sobrang taba ako ng bata. And hindi ko alam kung paano ako pumayat. Pero natatandaan ko noon, sobrang sipag ko magtakbo-takbo sa bahay. Kahit nag-jog in place lang ako pag mag-isa ako. So, siguro kaya ako po. Proceed na tayo sa baby sa mga bagets akong picture ko. So, ito kami ng ate ko. Natatandaan ko, ito ay nutrition month. Nutrition month. Pero hindi ako kasali. Yung ate ko lang yung kasali. Tapos, meron siyang daladalang basket na may mga prutas-prutas. Tapos, parang sinabi lang ni mama dito na, oh, magpicture kayo dun sa taas ng stage. And yun, dating last photo, ito talaga sobrang tinatago ko tong picture na to dahil sobrang cute namin dito ng ate ko. And tingnan mo naman, nakatakin pa ako. So, sino mag-aakalang itong batang nakatakin na ito ay kung ano-ano lang pinagagagawa ngayon sa buhay. So, parang feeling ko sobrang sarap bumalik sa pagiging inosenteng bata. Like, parang wala kang alam gawin, wala ka pang alam na kasalanan, wala ka pang alam na mga kalungkuhan. So, parang sobrang sarap balikan ng pagiging bata. And sinasuggest ko sa inyo na try to look back sa mga old photos nyo and grabe, parang merong feels na ibabalik talaga kayo dun sa nakaraan and sobrang dami mong maaalalang memories. So, ayun, in-encourage ko kayo na after nyo mapanood tong video na to ay magkalkal kayo. Ayan, so grabe, hindi ko alam kung matutuwa ba ako dahil nag-transform ako o talagang mahihiya ako dahil meron pala akong mga ganong itsura before. Pero, thank you so much for watching my waters. And, syempre, huwag naman kayo mahiya sa kung ano talaga kayo before. Kasi nga, past naman yun eh. Mahalaga kung ano yung future nyo. And, syempre, huwag nyo ikahiya yun. Dahil, that's who you really are. And, ang sarap ng balikan, di ba? Ng mga pictures mo dati. And, somehow, i-reminisce kung ano yung mga nakaraan mo, di ba? So, ayan, that's it for today, my waters. Thank you so much for watching. I love you all.